Mga tol, ako po si Beams Ghost TV. Welcome back po sa ating YouTube channel. Andito po tayo ngayon mga tol sa lugar kung saan po yung pinangyarihan ng trahedya ng aktor at komedyanteng si Tado. Mag-i-explore po tayo dito mga tol sa lugar at magtutulos po tayo ng kandila at mag-aalay po ng dasal. Titinan po natin kung may mga natrap pa pong mga kaluluwa dito sa lugar na to. Dahil mga tol, ang nangyari dito ay nahulog po ang bus dito sa bangin, saan ay meron pong 14 na nasawi at 32 naman po ang sugatan na malala ang kalagayan. At nangyari po ito noong February 7, 2014 around 7 AM ng umaga. Sana po mga tol, samahan nyo ako sa sobrang nakakatakot na lugar na ito at i-explore po natin ito at ipapanalangin natin ang mga natrap na kaluluwa sa lugar na ito. Hindi na natin patatagalin to mga tol, let's go! May mga bagay sa mundo, hindi pa rin natin maipaliwanag. Kaya't samahan mo kong tuklasin ang mundong punong-puno ng kababalaghan. Eh mga tol, nandito na tayo kung saan yung pinangyarihan ng trahedya ni Tado. Babala, lugar na mapanganib sa pagguho. Kasi mga tol, eto yung harapan. Ano to? Bundok. Bundok siya yung harapan. Mapansin nyo mga tol yung karsada na to. Gilid ng bangin. Pakurba to. Dito yung bus, nawalan daw ng control sa manubela yung driver at nawalan ng preno. Kaya dumiretso dito sa bangin. Kung mapapansin nyo, mayroon ng gutter to. Ayan, bangin tong baba na to. Bali mga tol, ang main purpose natin dito ay titinan natin kung mayroon pang mga natrap na kaluluwa at titingnan natin mga tol kung ano anong makikita natin dito at aalayan natin ng panalangin yung mga natrap na kaluluwa na uhaw sa panalangin ay aalayan natin ng panalangin. Ayan mga tol, yung baba nito bangin. Ayan. Dito bumagsak yung bus na sinasakyan ng komedyante at aktor na si Tado. Kilala sa tawag na Tado sa baba niyan. Hindi na natin mabababayan mga tol kasi tinan nyo. Sobrang lalim niyan mga tol. Siguro halos ang katumbas ng lalim niyan. Singtaas ng kawayan ang lalim ng ano na to, bangin na to. Kaya ano, hindi na natin mabababa. Masyadong delikado. Ayan mga tol. Sobrang creepy ng lugar na to. Tanging mga huni lang ng mga insekto yung maririnig natin dito. Mag-aalay tayo ng kandila mga tol. Magtutulos tayo ng kandila dito sa lugar. Sisindihan natin ang kandila. Ayan mga tol. Nanginginig yung kamay ko. Naramdaman ko parang may mga natrap pa na mga kaluluwa dito sa lugar na to. Tuloy-tuloy na sana yung sindi niya. Kung maririnig nyo mga tol, may maingay, yun yung nagmamining dito sa may baba. Nagmamining sila ng ano, nagmimina sila dito sa baba ng ano, sa baba ng bangin na to, may nagmimina. Ayan.
Ito yung tinulos natin na kandila, mga tol. At ito yung purpose nito, kaya tayo nag-alay ng ano, ng kandila bilang pakikiramay sa mga nasawi dito sa lugar na to na 14 na tao at may namatay pa na isa sa ospital. Bali 15 tao yung namaalam sa trahedya na nangyari noong 2014. Ayan. At 32 ang naitala na grabe ang naging natamong sugat sa pagkahulog sa bangin na ito. Kasi yan, mga tol, kurbada yan. Delikado itong daan na to kasi sa ano, sa dito, para mas makita nyo ng malinaw, mga tol. Ayan o, yung baba niya bangin. Ayan, bangin yan. So ayan, mga tol, ngayon ay gagamit tayo ng EMF dito sa lugar na to para makakomunikasyon natin ang mga elemento sa kabila ng kanilang mundo. Itong EMF na to ay ginagamit lamang ng mga paranormal. Pagka ginamit natin ito na hindi natin alam gamitin, ay kusa lang itong nagsasalita. So ayan, mga tol, titignan natin kung may mga natrap pang kaluluwa dito sa lugar na to. Itigil mo yan. Ako po ay walang ginagawang masama. Gusto ko lamang po ipanalangin ang mga kaluluwang natrap dito, at para makatulong po sa mga kaluluwa. At nag-alay din po ako ng kandila. Pasensya na po kayo. Ako po ay naparito upang mag-explore lamang, hindi po upang mambulabog o gumawa ng ano pa mang kasamaan. Mabuti po akong tao, kaya wag po kayong mag-alala. May nararamdaman po ako ngayon dito sa malapit sa akin. Pwede po ba na hawakan mo itong gamit ko na EMF upang makipag-communication po sa akin at makausap po kita sa pamamagitan nitong hawak kong EMF? Pwede ka po bang magsalita? Sabi niya, mga tol, pagluluksa. Opo, isa po ako sa nakikiramay sa nangyaring trahedya dito. Tumakbo. Ano pong ibig niyong sabihin tumakbo? Tumakbo po ba kayo o ako dapat tumakbo? Huwag po kayong mag-alala. Ako po ay nandito para tumulong sa mga natrap na kaluluwa, at ipinagdadasal ko po sila na makatawid na sa tamang paroroonan. Sige po, magsalita ka po. Yung natrap na kaluluwa dito sa bangin na ito, binibigyan po kita ng pahintulot na magsalita sa gamit ko pong EMF. Sabihin mo po ang gusto mong sabihin. Ilan po ba kayong natrap dito sa lugar na ito? Matagal na panahon. Sabi niya, mga tol, matagal na panahon. Opo, alam ko po na matagal na panahon na po ikaw natrap dito o kayo. Dahil 2014 pa po ang nangyari na trahedya dito nung nahulog ang bus na sinasakyan nyo dito sa bangin. At ako po ay naparito upang ipanalangin po kayo at tignan kung anong itsura ng lugar po na ito sa aktwal. Sige po, magsalita ka po para po mas maintindihan ko po lahat ng mga sasabihin mo. Pinapayagan po kitang magsalita ngayon sa aking hawak-hawak na EMF. Sige po, magsalita ka po. Andito siya, mga tol, malapit dito. Ang lakas, oh. Ang lakas ng EMF natin, oh. Nagkakalahati yung green niya. Yung electro niya nagkakalahati. Sige po, magsalita ka po. At makikinig po ako. Handa po akong makinig sa sasabihin mo. Nandito po ako para tumulong. Simbahan.
Ang ibig mo po bang sabihin ay ipagdasal kita sa simbahan? Opo, huwag ka pong mag-alala. At ipagdadasal po kita sa simbahan at dito sa lugar mismo na ito. Ang kailangan nila mga tol ay dasal. Kaya sinabi niyang simbahan. Tumutugma sa nangyari yung mga sinasabi niya. Did. Opo. Gagawin ko po yan na ipagdadasal kita. Ngayon mga tol, ipagdadasal natin ang mga natrap na kaluluwa dito. Sige, magdadasal tayo. Oops, sandali muna. Sigurado. Sabi niya mga tol, sigurado. Opo, sigurado po at magdadasal po ako ngayon at makarating na sa tamang paroroonan ang mga kaluluwa na nandito ngayon na natrap sa lugar na ito. Panginoon namin Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kaya sa alabok kami nang galing at sa alabok din naman kami babalik. Buong kababaan loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwang pumanaw sa lugar na ito at manatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo siya at bigyan ng katahimikan sa iyong mga kamay at kaharian at alisin mo ang anuman mga karumihan at kasalanan upang siya'y maging karapat dapat sa iyong walang hanggang kaligtasan. At bigyan puwang sa iyong walang hanggang kaligtasan at bigyan puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanyang kaluluwa, gayon din ang kanyang espiritu at makapiling sana siya sa iyong kaluwalhatian at pag-ibig na wagas. Amen. So ayan mga tol, ngayon ay natapos na tayong manalangin at inuubos na lang natin tong kandila at uuwi na din tayo. At least mga tol ay naipanalangin natin ang mga natrap na kaluluwa sa lugar na ito at nawa ay makaakyat na sila sa tamang paroroonan. Salamat at nagawa natin na maayos ang misyon natin. Klarong-klaro mga tol, tumutugma yung mga sinabi sa EMF natin. Tumutugma sa nangyari dito sa lugar na to. Ngayon mga tol, kailangan natin mag-protection prayer kasi hindi natin alam kung mga kaluluwa lang nanatrap yung nakatira dito kasi may mga iba pa akong nararamdaman dito. Crusanti Patrick Benedicti, cus in ubitu nostro presencia munyamur. Crusacra sit mihilux, nandracus sit mihidux, bade retro satana nam gonsuades mihibana. Sont malake libas, epse benina debas. Kung mapapansin nyo mga tol, hindi nyo na natatanaw sa flashlight natin yung baba kahit liitan ko yung flashlight natin. Liitan ko yung sinag para matanaw nyo yung baba. Hindi nyo na matatanaw kasi napakalayo ng baba ng bangin na to. Ayan, simula dito sa kinatatayuan ko. Tinan nyo na lang mga tol yung puno. Ayan o, napakatarik ng bangin na to. Talaga nga naman na kung ma-aksidente yung bus talaga at mahuhulog ay talagang trahedya talaga ang kalalabasan. Ayan. Salamat at kahit papano nakatulong tayo sa kanila na ng buong puso. Mga tol, sa umabot na sa dulo ng bidyong ito, maraming salamat po mga tol sa inyo. Sana huwag niyo pong kalimutan bigyan ng like ang bidyong ito bilang suporta sa ating YouTube channel. At kung gusto niyo po ng mga ganitong content, hinihiling ko na mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel at click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin ina-upload. Maraming salamat po mga tol. Hanggang dito na lang po ang video natin ito. Peace out.